alam ko na yung mga kabila eh, yung mga impormasyon na alam na natin eh. Diba? The normal, nagiging mas bukas na ako. Mm-hmm. Alam ko na yung normal information, guys eh. Sinasabi ko, walang masama na yun yung alam natin. Para sa akin, kulang. Kasi I want to be more. I want to live better. I want to have a great life. I want to have a great life para sa mga anak namin, sa mga magiging anak nyo. Yep. Diba? Hindi yung sakto lang. Hindi tayo binuhay ni God para mamuhay na sakto lang. We could mm-hmm. live as great people, as a great nation. We're just igniting these people or using our platform. We just want to ignite something inside of these people for them to do their research, to do their responsibility as human beings. To not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. Diba? At saka, ito ko, bakit ka magmamas testing? My question is, bakit ka magmamas testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% ano, tawag nito? 100% na gagana. Bakit may mamas testing? Right? So, ibig sabihin, yung mass testing, kawawa yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing na yun, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magkukoryo ako, di ba? May mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my God. So, ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bud, ano ibig sabihin nun magmamass testing daw kami bukas? Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mass testing na yun, Lun? Bago ako magpunta doon? I just don't know. It's like, gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano? Di ba? This, I don't know kung ano yung gagamitin nila sa mass testing, pero this, kung ano man yung papainom nila, kung ano yung papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung mag-i-intake, kawawa yung mag-undergo doon because it's not 100% proven. So in short, hindi ko dapat i-take yun kung ganun pala. It shouldn't be mandatory. It shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa'yo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. Diba? But for me, why would you test me? I'm a human being. I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung papainom mo sa akin, magre-react ng medyo malala yung katawan ko? So I'm dead. That's crazy. Diba? So di ako naniniwala sa mass testing na yun. Kaya kumbaga, you don't test people. Ito na nga bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin. Kasi kainan may nag-text sa akin. 9:30, may mass testing. Ganon. So napaisip talaga ako. Tinext ko agad si Mrs. Bro. Sabi ko, but ano ibig sabihin ng mass testing? Parang doon pala napakwestiyon. Sorry, baka misinterpret tayo ng tawa. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. On that. Or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan eh. Oh, iba yon sa magpapa-COVID test ka. Mm-hmm. Iba ba yun? Those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Diba? Iisa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Yeah, I'm not taking that shit, man. Bukas umaga na yun, putik, diba? Nakakatakot, diba, Koy? Nakakatakot eh. O paano pag uwi mo ngayon, biglang reactant pala yung na-take mo. So paano pag paano pag may ininom ka na baso and then your kids or si Unong iinom ng the same baso and then affected na lahat. And we don't know. It's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong ini-intake natin nowadays because we're really vulnerable of these things. Lalo na pag wala tayong alam. Coming back to that mass testing, what or yung swab testing? Di ba galing yun sa ibang bansa? Galing sa ibang bansa yung mga ganun. O what if yung swab na yon bago pa nilagay yon bago pa tinis sa ano mo, bago pa tinis sa sistema mo, meron na palang ano doon, meron na palang pampapositive yon. So, di ba, parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine. Kumbaga planado. Kumbaga bago siya ilagay sa ano mo, bibig mo, kahit wala ka naman talagang virus, pero what if meron na talaga yon?
So, DJ Luño, ikaw ba pinopromote mo ngayon? Dapat anti-vaccine ka, ganun? Or ano ba? Hindi naman. Okay, again, bago ko ipapasok, even for my family, yes. Di ba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay? Yes. Kung ano nanonood ngayon, it's up to you. I'm just, you know, saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it, not unless alam ko yung mga substance na nandun sa vaccine na yun. It's like very transparent to the public and all. Or bro, kung ano alam man yung waste niya. Alam mo nga bro, yung mga ingredients no, nakasulat sa likuran mismo ng vaccine na yun, yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Ironic even if, talaga. Even sa tubig natin ngayon, ko, like what we drink outside, alam mo yun, they are lead inside the water, which is, alam mo yun, it blocks something in our head that makes us dumb and stupid. So let's be really, really, alam mo yun, really, really responsible for what we put inside.